Hello. Good morning. So today is November 10, 2022, araw ng Thursday, Webes. Okay? So we have a job today always, video card repair. So this is a palit GeForce GTX 1050 3GB lang siya, guys. So sabi ng customer, nawalan daw ng customer. Ah, natag dito. Ang sabi ng ating customer ay nawalan daw ng memory. Kinuhaan daw ng memory. Kinunan daw siya ng memory. Ayan siya, guys. Ang sabi ng customer, nawawala daw yung isang memory. Kinunan daw. So, 3GB lang kasi siya. Hindi binasa eh. 3GB lang nakalagay. Matic. Tatlo lang. Kasi 3GB lang yung BIOS firmware. Ayan siya. So, ito guys ay nilinisan ng aking kasama. Yun, yung naka-pink na yun. Hindi. Okay. Mag-withdraw ka. Ano yung pagkalabas mo? Walang pera dyan. Wait lang guys. Wait for a while. So. Five lang. Oh, seven na. Ayan, so, saan na nga ako? Ayun, wala yung pyesa, sabi nung mayari. Sabi nung ating, actually guys, marami siyang pinadala sa ating repair. Dalawang computer chip yung hawak niya. So, 18 pieces na video card. 2GB, 3GB, and 4GB. Okay? So, nalinis na ito ni Ison, ang aking kasama. So, may problem to, liquid damage. Na-check na to kahapon. Alam ko na pasama yata to sa live niya o sa video niya. Something. Ito guys, ang problem niya. No display. Liquid damage. So, nasa ng ating microscope. Ayan. So, problem niya guys, ito. Yung corroded dito at saka dito. Ito yung problem niya guys. Yan. Tapos missing dito. Ayan. So, gagawin natin dyan. So, marami naman tayo guys. Donor board. Okay. Kukuha tayo ng donor board sa likod. So, yung nakikita nyo sa mga pinupost ko sa ating Facebook page na work video card repair. So, yung mga donor board na lagi kong pinapakita sa video. Yan tayo, mayaman tayo sa donor board ng ating mga customer. Okay? So, kuha tayo dito. Isa lang. So, napakarami nito. Okay, wala na to. Nakuna na pala. Kailangan kuha tayo ng mga dalawang donor board. Okay, dalawa. Okay, nakunan ko na rin. So, isa pa. Kuha pa tayo na. Ayun. So, ito. Magdala na lang tayong tatlong donor board. So. Ano yan? Sino yan? Ano yan? Binigay mo? Mag-aabono daw siya? So, wait lang guys ha. Oh, compute. Ano pangalan ng rider daw? Mapaid na yan. Ayan din. Kilala mo naman. Okay na yan. Bigay mo na. Picturean mo na lang si Kuya ang ano, rider. Kasi kung hindi siya lalamove eh. Okay guys. Alam mo. Picturean mo lang yung motor niya at yung opsyon, no? Yeah. Agad lang guys at mayroon pa kasing pickup. So, night identified. So, wait lang. So, ito. Ayan yung papalitan natin guys. Ayan. So, yan yung na-damage. So, marami tayong donor board. Kaya, yan yung kagandahan. Bukod tangis, mga ibang repair. So, tayo, kompleto tayo. Marami tayong donor. Kaya yung success rate ng repair natin ay mataas, lalo na yung mga liquid damage. Success rate ang taas, guys, kasi pag may donor ka, kasi ang ganito kasi, no schematic, tapos hindi ka nabibili ng pyesa. Yung kasing kagandahan, mabilis siya. Pag yung iba kasi, pag walang donor, so bibili ka pa ng pyesa. Rather 7 days pa yan sa Shopee or Lazada kasi wala naman niya nabibili siya kaya po. Yung mga pyesa na yan, guys, wala. Sa China, China yan. Another 7 days to 15 days sa Shopee Lazada.
So, yung kagandahan, may donor tayo. Donor po. Yeah. So, yung pesa, kukunin na lang natin. Same lang naman yung sa, ano, as new. Ganun din yung function nun, guys. Hindi rin, malinis naman siya, tapos hindi rin siya corroded. Siyempre, ilalagay natin, hindi corroded natin, matik. Oh. Okay lang yan, as new lang din yan, guys. Kahit pa sabihin kina natin sa donor board, at least, alam natin na working. Yung kasing ano, yung sabi yung brand nyo, hindi, ay paano kung kinabit natin, hindi rin naman pala working. So, useless, kasi hindi naman yung natitesting eh. Hindi yung natitester. Hindi kagaya ng ibang IC, natitester. Halimbawa, mga tatlong paa. Ay, ito kasi, marami yung paa. So, titesterin natin, search pa natin schematic. Ay, wala tayong schematic. Ang ba problem kasi dito, guys, ito pa yung problem. No schematic, no board view. Hindi natin alam yung value. Paano natin siya i-search sa internet, i-order sa Shopee, paano siya pa-search? Hindi natin alam yung value. Kasi wala siyang marking, correct marking. Nakalagay lang sa kanya, sari-sari. Equals, equals, 7F, equals, ganyan. So, wala naman siya dito. So, kapag may donor ka, mas mabilis. Ah, parang ano na yan ah, ito na yung schematic mo eh. Parang katumbas siya, schematic board view, tapos donor. Ganyan eh, flash swap mo lang siya. Mas mabilis pa kaysa bumili kang online. Yan yung isang the best. So, sa dami nang na-repair ko guys na video card, so maniwala kayo at sa hindi. Yung success rate ay mataas kapag may donor. Ayan. Basta working lang. Yun lang ano. Basta working. Pero ito. So, madali yan. Nandun na yung sira. Kapag yun hindi gumana, palitan mo ulit yung ano, pinalit mo kung hindi na gana. So, maniwala kayo sa akin, guys. Gagana yan. 100% gagana po. Okay. Mapalitan na natin siya. Wala nang pa. Eh. Papalitan na natin to siya, guys. Yan na kasi siyang paa. Yeah, so, meron tayo dito mga donor, napakarami nito. Ang donor natin dyan ay, yung sa modelo pa lang na to na 1050 Ti series, na palit ang brand, ang model natin na 1, 2, alam ko marami ito, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. So, pito yung ating donor board. Alam ko lang pa 7 yun eh, sa napapatong yung iba. Alam pa 7 yun eh. Ayun, binukod pa. 7, 8, 9. Kasi binukod yung ayos-ayos pa eh, na donor. Ayan, so, siyam na board, donor natin. Donated yan ng ating mga customer na mga lalaki na yung sira, mga chip na yung sira. So, donate sa atin. Tapos yung iba, butas na yung ano, pinaglaro na ng mga ibang nag-repair. Ayun. Or na-DIY na. So, ayan, like that. So, proceed na tayo. Napakarami nating explanation. Ito, kukunin natin maganda-ganda. Sariwang-sariwa. Malilinis. Ayan. Ito, malilinis pa to guys. Ayan. Ayan. May isa pa dito. Ayan. Malinis pa yung paa niya. Makintab pa. Walang so, ano ng karawang. So, yung nandito, isa lang naman eh. Isang... Switching ano yan. So, i-hot-air na natin siya, guys. Okay lang mag-apply ng heat dyan dahil yan ay smallest naman yan. Nabilis lang yan matanggal. So, ang ginagawa ko dyan, ang sikreto ay ipakita. So, ang sikreto ko dyan, guys, para hindi masyadong uminit si pyesa o masira si pyesa. Lagi ko to, guys, ginagawa. Ayan. So, live ba tayo? Okay, naka-record tayo. Ang lagi ko dyan, guys, ginagawa ay nilalagyan ko ng plaques. Ah, plaques. Oo, tama. Plaques at saka hinang yung mga paa, guys. Pinalalambot ko yan bago ko siya tanggalin. Kasi, base sa experience ko, mas mabilis siyang tanggalin. Pag pinalagyan mo siya ng hinang. Actually, ginagawa rin ito ng ibang technician eh. Si ano ginagawa to? Si Northridge Peaks. Ang tawag ni Northridge Peaks dito ay Lumelt Solder. Ayan, na-apply daw niya ng Lumelt Solder. So, yung gamit natin ay Lumelt Solder. Bilis lang yung tanggalin. So, tanggalin muna natin yung okay, put muna natin to. Tanggalin muna natin yung original. Ayan.
Kailangan muna natin isaayos yung original. So itong original na liquid damage, ayusin muna natin yan para mukhang kaaya-aya. So ang pinuan ay dito. Yan. Diyan ka na. Tanggal na. Putol na yung paa, oh. Nalawang na siya. Kinalawang na. Okay, concentration. And guys, so shout out sa Shopee. So kung kaya ibibili guys ng Shopee, walang warranty guys. Mga online guys, walang warranty yan. Kung kaya bibili ng sa Shopee or sa Lazada, kung ang bibili nyo ay mga motherboard, yung mayroon naman dito sa malapit, dito nyo nabilin guys. Huwag kayong bibili sa Shopee. Niwala kayo guys. Magsasuffer kayo sa warranty. Yung mga video card guys, huwag kayong bibili online. Maniwala kayo sa akin. So, napakarami ng kasong sa kaso ng ganyan. Na dami nagreklamo sa akin kung sa nabili niya online, GeForce mismo, Shopee. Ngayon, ang nangyari ay, wow, hindi na ibalik. Under warranty. Ayun. Hirap na hirap ibalik. Ang sira, GPU chip. Hindi, yun ang masaklap kasi dun eh. Hindi, ang online is no warranty sa Shopee. May kahit sabihin may nakalagay na warranty. Actually, hindi siya nag-ano eh. Yung online. May nakalagay na warranty daw na 1 year. Hindi rin naman. Nung una, nabalik daw niya. Nakontak niya yung warranty. Nung pangalawa, hindi na. So, ganun sila eh. Samantalang tatatlong buwan pa lang. Yun yung mahirap. Kaya no choice. Patingin sa technician ah. Ayaw na makontak eh. So, ayusin ko lang yung kapit kasi hindi ko alam yung pin. Pin 1 ng IC. May mga tuldok-tuldok siya eh. Ayan. Tanggal na. Okay. Lipat na natin ating kakabitan. Actually guys, ang pagkakabit ko niyan ay ganito lang. Hindi ko na yung ginagamitan ng hot air. Yan. Pagkakabit tayo, ganito lang. Hindi ko na siya ginagamitan ng hot air. Nagkakabit. Kasi mag-a-apply pa tayo ng heat sa board. Ganun kasi ang hotter. So, kailangan mo pang painitin yung board at yung pyesa bago siya maikabit. So, ang ginagawa ko dyan, hinihina ko yan manually. Yan. Maganda naman ang kapit kahit hinang manually. So, kung marunong ka naman maghinang ng maayos eh. Dali lang naman yan eh. Kabit ka lang ng plaques para
Ika nga ni Northridge Peaks is bitter than factory. Okay? Bitter than factory. Lagi ko naririnig kay Northridge yan. Bitter than factory daw. Sinasaano yan eh. Sa practice din kasi. Experience. Yan. Makikita mo yung result ng experience. This comes to repairing. Kulido magtrabaho. Yan. So, ito pa. Missing yan. Two capacitor. Okay. So, kakaskasin ko muna yan para masyado, hindi masyado mahirapan. Lagyan natin ang lock of blue. So, kaskasin ko lang yan. Kasi pag kininang natin yan, medyo matagal. Ayan. Para maganda. So, kinalawang na siya. Pero connected pa rin naman. So, okay. Ito, alienation natin to. May kulay green pa. Okay. Ibablog na lang. Para makita niya may evidence tayo. Computer shop kasi yun eh. Oh, masasawa tayo sa vlog. Magsasawa ang YouTube ng puro pa. Gigabyte. Kasi kukunti yung nagbablog ng gigabyte eh. Kasi minsan sirain yung chip. Puro itim na eh. Sobrang dumi. Sige, buksan mo na. Huwag ko na lang ilalinisin.
Okay. So, donor. Okay, next donor tayo. Saan yung donor natin? Donor board. So, wala na to. Nakuha na. Dito tayo. Okay, ito dalawa. Pakain tabin mo. Shine mo, may shine tayo diyan. Ano sa ilalim? Para makita ng customer ay kumikinta bang kanyang video card. Nandiyan, wipe out. La cena. Okay, lipat. Meron na yun, no? Okay lang yan. Talagang itim yan, ginagamit siya. No? Pero kay kintab yan, lagi nilagay mo yan. Huwag na. Okay, ganun talaga yan. Lahat naman ay mapupunta dyan yung dumi. Okay lang yan. Malagay dyan ay kumapit yung ano. Kumintab. Ikintab yan dyan. Tama ka. Pag mo lang. Okay. Okay. It's connected. Okay, like. Like new. Sabi nga ni Northridge Pixay, better than factory. Okay. So, better than factory, ha? Better than factory. Better than factory. Okay, inspection. Okay, inspection. So, okay. So, kung no display siya, check natin yung data lines. Okay. So, ayan, nagasgas na guys yung ano, tornilyoan. Kasi ang problem pa nito,
Yung mga tornilyuhan ay ano? So, naging problema pa nito yung mga tornilyuhan niya, mga loose thread. Kasi nga, siyempre, kung hindi marurunong tanggalin sa computer shop, ganun yung nangyari, na loose thread. Na loose thread yung mga tornilyo. Halos issue ko yan, kaya ako may bari na ditong pang metal eh. Kasi pag no choice, di matanggal yung ano, binabarihin ako na lang siya. Ano natin, baka may liquid ang ilalim ng GPU. So, try natin. So, locker plug ginamit natin, guys. Kahit hindi natin yan tuyuin. So, hindi masusunog. Huwag lang yung nasa mga ilalim ng VRAM at saka GPU chip. Okay. Tuyuin lang natin ito na kaunti itong likod. Para hindi mag ground. Much better, tinutuyo. Yan ako kasi, yan, tama lang ganyan, kahit medyo basa-basa. Huwag lang basang-basa. So, check natin kung may display. Okay. So, check natin yung fuse. Laging sira ito eh. Okay, diode mode. So, yung fuse, kailangan ang reading niya na ay, kung ang reading natin ay 6, mga 6, 7 yan. 6, 7, 8. Okay, 9. Okay. At 89. So, medyo mataas. Pero, I think okay pa yan. So, try natin sa display port. Okay. So, pangkalso. Kasi, naka riser tayo. So, okay, connected na. Baka makalimutan na naman natin. So, let's power on. Okay, hindi naman umusok. So, chip is okay, nag-warm. So, check natin kung may display. May display ba? Wala. Okay. Walang display. So, try natin sa ano, lip. Try natin lipat ng port. Kasi walang display. Kasi mataas yung reading eh, nung kanyang fuse display port. Or naka-converter kasi tayo, baka sa direct gumagana. Meron kasing ganun eh. Yan. Kaya minsan hindi ko basta-basta pinapalitan yung ano, fuse. Pag mga ano na siya, mataas na. Kasi ano pa naman siya eh, 0.098. Ayan, medyo malayo pa. Pag mga 0.1, ganyan, 0.8, ganyan. Pinapalitan ko na yan. Pero pag ganyan mga kalayo pa, so, hindi muna. Kasi may mga extra port naman eh. Kasi extra bayad pa kasi yun eh. Ayan, so, gamit tayo ng DBI. So, let's proceed to bench. Power on. Okay. Oops, huminit ng chip. May display. Nag-stable. Okay, may display siya, guys. You can see. So, we have a display, okay? Via DBI port. So, change natin. So, change natin. So, medyo mahirap mag-change, change, change. Yan, pampatagal ng oras. Kaya, dapat may, ano tayo eh, may director para sila na yung taga-change ng ating di, ano naman, HDMI. Yeah, so power on. Okay, it's on. Bench. Okay, stable. May display okay. Ulit. Ayan, Asus frequency. So turn up. So main ano na tayo. Main, paklining ko na lang siya, guys. Tapos stress test natin. Paklining muna to, di ba? Ah, sige, cleaning mo. Okay. So, cleaning lang natin, guys. Then, stress test ko siya, guys. Yan. Okay. Show ko na lang sa inyo later.
So, end up po natin yung video para hindi naman sa humaba yung oras kasi we have 30 minutes. So, haba masyadong video. Pwede naman, kita nyo naman, nirefer natin. So, pinalitan natin siya ng pyesa. Ayan. So, next natin, stress test, pakita ko sa inyo. Kita nyo naman, may display na. Ayan. So, stress test na lang yung kailangan para prove na working siya. Okay? Wait for a while.